Magsitayo po ang lahat. Iba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po ang Jesus Nazareno. Ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuring alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo na pangatlong linggo ng karaniwang panahon. Ito rin ay araw ng ating poong Jesus Nazareno. Pasalamat at iba pang mga panalangin ang ating inaalay ngayon. Isama natin sa intensyon para sa araw ngayon ang mga naitala para sa misang ito. Ang mga intensyon ninyo kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang intensyon natin para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa sulat sa mga Hebreo, ang tagapanulat ay nag-anyaya na ang lahat ay dapat magkaroon ng kahandaan sa pagtanggap ng paghihirap, ngunit manatili sa pananalig upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, tayo'y tinuturuan ng tungkol sa paghahari ng Diyos na parang binhi na ipinunla, ngunit hindi alam na magsasaka ang pagtubo nito. At parang isang botel ng mustasa na napakaliit man, ito ay lalagunin. Tayo ay tinatawag na ating palaguhin, hayaan nating palaguhin sa ating mga puso at mga tahanan ang paghahari ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo ay naging instrumento sa paghadlang sa paghahari ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga tahanan, sa ating sambayanan. At dahil dito tayo nagkasala, dumulog po tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngala ng anak mong mahal, kami
maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming ginagawa na mga kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo, at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagap, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nalalagak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y ang Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa puon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Hey.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butel. Pagkahinog ng mga butel, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng botel ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit, ipinaliwanag niya ng salinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Biyernes na naman tayo, araw ng ating pasasalamat, pagpapasalamat at ating debosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. At tayo'y narito upang magpasalamat sa Kanya at lumuluhog din sa Kanya. At ngayong araw ay atin pong pagnilay-nilayan ang tungkol sa kaharian ng Diyos o paghahari ng Diyos. Ang atin pong bagong tipan ay nakasulat sa Koinoko na Griego. At dahil ang orihinal na pagkasulat ay Koinoko na Griego, sa Koinoko na Griego, ito pong ating Ebanghelyong in San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 24, ay patungkol sa Basilia to Theo. Ulitin ko po, Basilia to Theo. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos. Sa buhay natin, hindi po natin gaanong naunawaan ang kaharian o paghahari. Ngunit ito ang pagtingin, ano yung binibigyan natin ng pagpahalaga. Ano ang hinayaan natin na siyang mag-control o mag-influensya ng ating mga isipan at puso. Ito yung paghahari. At ano naman ang paghahari ng Diyos? Kung atin pong tingnan sa lahat ng mga pagbasa, mula sa lumang tipan, na sa lumang tipan, ito ay nakumpuni ng tatlong tradisyon. Tradisyon ng Torah, o tradisyon ng mga kautusan. Tradisyon ng Nabiim, o tradisyon ng mga pagtuturo ng mga propita. Tradisyon ng Kitubim, na pagtuturo at mga salita ng karunungan.
At itong tatlong tradisyon ay naidala sa bagong tipan natin na nagkumpuni ng Ebanghelyo, mga sulat, mga gawa ng mga apostol at pahayag, na kung saan ang paghahari ng Diyos ay nagsabi, una, ang paghahari ng Diyos, ang pagpahalaga at pagbibigay sa isa'y o kahulugan ng buhay. Pangalawa, ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng katarungan at kapayapaan. Pangatlo, ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng pag-ibig at kahabagan. Ito yung tatlo na mahalagang katangian. Una, ang tungkol sa buhay. Ang buhay kapag hindi napahalagahan, ito ay pinahirapan ng iba na gustong magpapahirap sa kapwa o kikitil ng buhay. Kaya po sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo Kapitulo 10:22-39, kailangang magpatuloy na magbata sa matinding hirap ang lahat ng mga nananalig sapagkat sa kanilang pasensya, sa kanilang patuloy na pagpanampalataya o pananalig, sila ay magkaroon din ng kaligtasan sapagkat hindi na magtagal ay darating na ang tagapagligtas na siyang babalik upang dalhin ang lahat ng nananalig sa paghahari ng Diyos. Kaya sinasabi sa ating Salmo 36 ngayon, versikulo 39, na nasa Diyos ang kaligtasan para sa matuwid. At ang matuwid, manatiling banal kapag ito'y nagpapatuloy sa pananalig. Ang pagpapanatuloy sa pananalig ay siyang pagbibigay ng Diyos na siya yung maghahari sa ating buhay. Siya yung maghahari sa ating mga tahanan. Siya yung maghahari sa ating mga pamahalaan. Siya yung maghahari sa lahat ng balangkas ng buhay natin. Upang kung siya ang maghahari, mayroon pong katwiran. Mayroon pong tunay na pagrespeto sa buhay. Mayroon pong kapayapaan. Mayroong pagkakaisa na magtayo at maghubog ng sambayanan na may katarungan at pagrespeto ng karapatan ng bawat isa. Mayroong sambayanan na namumuhay sa kapatiran at mayroong malasakit sa isa't isa. At ang buhay natin sa pamilya ay nahubog sa isang buhay na may panampalataya sa Diyos sapagkat mayroong pagmamahalan, mayroong pagtanggap sa isa't isa at mayroong pag-iral sa tunay na pagpapahayag ng habag sa isa't isa. Ito yung paghahari ng Diyos. At sa ating sambayanan ngayon, hindi po natin nakikita ang paghahari ng Diyos. Ang 7.5% pa na porsyento sa tinatawag na paglago ng ekonomiya ay hindi po napunta sa mga mahirap. Unang porsyento lang ng lahat ng mga tao sa Pilipinas ang nagkaroon ng pagsasa sa pag-unlad ng ekonomiya at ni sila nagkaroon ng puso na makibahagi sa mga 50% hanggang 99% ng mga tao sa Pilipinas na naghihirap dahil sa pagbagsak ng ekonomiya na mismo yung mga bilihin ay hindi na halos mabili at ang sweldo ng tao ay hindi tumataas sapagkat walang pakialam ang mga nanungkulan para sa mga mahirap. Ang kanilang pakialam ay ang kanilang mga bulsa at magtayo pa ng pundo upang i-invest daw. Pero ito'y
gawin lang instrumento sa pangungurakot. Kaya hindi maghahari ang Diyos sa ganitong paraan. Ang tunay na paghahari ng Diyos na ang bawat isa ay magkakaisa sa pagmamahal, pagrespeto sa isa't isa, pagtingin ng kabutihan para sa lahat, hindi sa mga iilan. Kaya atin pong tingnan na ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso ngayon ay kagaya dapat ng pinakamaliit na butil ng mustasa na ito'y lalago at mamumugad ang mga anghel sa ating mga puso upang ang Diyos ay siyang sumasa atin sa ating buhay sapagkat makikita sa ating mga tahanan na ang tatay at ang nanay ay responsable. Ang mga anak ay nagmamahal sa kanilang mga magulang at tunay na nagkaroon ng kanilang pagampan ng kanilang gawain. Hindi sila nagkaroon ng IAD, Internet Addiction Disorder. Ibig sabihin, napalulong na lang sa internet na hindi na gumagawa, hindi na nag-aaral. At ang mga magulang ay nagkaroon ng pagmamahalan upang natuto ang mga anak ng pag-ibigan at pagmamahalan. Hindi nalulong sa bisyo, sa pag-iinom, sa sugal, sa druga o kung anumang mga kahalayan sa laman. Bagkos isang pamilya na tunay na nananalig sa Diyos, nananalangin sama-sama na isang pamilya sapagkat ang pamilya na sama-samang nananalangin ay ang pagkakataon na maghahari ang Diyos. Ang pamilya na sabay-sabay at nagkaroon ng tunay na pagtutulungan upang ang habag ay may payag sa isa't isa, upang ang Diyos ay maghahari sa kanilang puso sa loob ng tahanan. Ang mga nagtutulungan na mga kapitbahay upang maipahayag ang kabutihang loob sa bawat isa upang ang Diyos ay maghahari sa sa ating maliliit na mga sambayanan o magkapapitbahayan na kung saan ang Diyos bahay-bahay na naghahari, bahay-bahay na naroon sapagkat ang bawat isa ay nananalig ng tunay, hindi sa isang personal na debosyon, ngunit nagpapahayag ng pagmamahalan at kapatiran sa isa't isa upang magkaroon ng kapayapaan. Kapag kaganon, naghahari na ang Diyos. Ngayon, sa buhay natin, ikaw naging instrumento ba sa paghahari ng Diyos? Hinayaan mo ba ang Diyos na maging gabay sa iyong buhay? At kung hinayaan mo ang Diyos na maging gabay at kapangyarihan sa iyong buhay, ang pag-ibig ay siyang umiiral sa iyong mga puso. Ang kabutihang loob ay siyang namamayani sa iyong kalooban. Ang mabuting pag-isip at hikain sa kabutihan ay siyang gumagabay at nagliliwanag sa iyong buhay upang ang Diyos ay atin pong makikilala. Diyos ng pag-ibig, Diyos ng buhay, katarungan at kapayapaan, higit sa lahat. Diyos siya na mga Diyos na nagbibigay saysay at kahulugan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkos asamin natin ang Diyos araw-araw, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-ilan. Niling namin ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Kapatid upang paghahain natin ay kalugnan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ng malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamot sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at iniadarangal sa pamagitan ng anak na kinalulugdan kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga helisisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan kami nagubunis sa kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa bilay ay kiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama ng Maralika, ang bukaltan ng kabanalan, kasmitan ng Espiritong Ibanala, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan.
Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista ni San Agnes Merit ni San Roque ni San Lorenzo Reyes ni Manila ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na muhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kwaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po.
ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dalata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan. Bago po kayo lumabas ng simbahan, tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kanang-loob na bumubuhay. Lagi naman naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno. Kami na ugnay smitan ng social media sa iba't ibang social media platform at nag-cross-posting iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggiin ang Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Buhusan nawa kayo ng maraming biyaya na mula sa Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang paghahari ng Diyos ay siyang pagbukas ng ating puso at isipan upang ang Diyos ay siyang magdikta at magabay ng ating mga pag-iisip at ang Diyos ang siyang magabay sa ating mga relasyon at pagbuklod ng ating mga tahanan at sambayanan. Ibigay natin kung ano ang narapat sa Diyos upang tayo ay mapuspos ng kanyang mga biyaya. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaigmasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan niyang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mga tang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang walang imaheng dasalan mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamamagitan ng binisyon nito na may mahalal ang pangako noon sa binyag na ikaw ang naibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Magsiupo muna tayong lahat. Maari nang lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan, panatilihin lamang natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maari nang tumayo ang mga nasa unang grupo. Maari nang tumayo ang mga nasa ikalawang grupo. Maari nang tumayo ang mga nasa ikatlong grupo.